Ayan mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli sila kayo po ito. At nandito na tayo sa St. Andrew, Manitoba, which is dito sa Turk Enterprise, employer ko. Ah, nakikita nyo itong yard. Ayan. Ah, and then din yung dalawang truck ni Boss Relan, si Torete at saka si ano ba pangalan ng isang truck niya? Si Torete. Ah? Kalakyan pala. Si Kalakyan. O, ayan, kasama natin si Mrs. Siya yung tagapag pasok ng mga gamit-gamit diyan sa loob ng fridge natin. Hinatid niya ako kasi may biyahe na naman tayo, balik na naman tayo sa karsada at natapos yung ating home time, which is di naman totally home time kasi nakita nyo naman yung sa video natin, tayo ay nag-ayos din, nagkumpuni ng mga damage sa bahay, may ginawa tayong sa gripo nung ating ating lababo at gumawa rin ako ng parang shelf nung sa TV namin. Ayan, ganyan pa paano, hindi ko na inasa sa sa pagpagawa kasi alam nyo naman mga kaibigan, kailangan din natin yan. Mas maigi na yung ganun. Napapractice tayo. At bali guys, no, ito na yung huling biyahe. Ito na yung huling biyahe ko dito sa Turk Enterprise. Nagpaalam naman ako ng maayos sa Turk. Alam nyo naman, si Lakay. Gusto ko kasing mas maganda yung pagpapaalam kasi hindi natin masabi paalang araw. Is bumalik tayo sa Turk, at least naman maluwag pa rin tayong tatanggapin. Wala naman masasabi sigurado ang Turk sa akin kasi nagtrabaho ako base sa kaya kong pagtatrabaho. Naging pair din naman ako. Ayan. Ayan si Mrs. Ayan. Ngayon mga kaibigan, punta tayo ngayon sa Indianapolis and then diretso tayo ng Ontario and then back to Winnipeg. Hanggang 26 na lang tayo mga kaibigan this month. Ayan. Kaya naman samahan nyo kami ni Cordapia sa huling biyahe namin dito sa Turk Enterprise. At nagpapasalamat kami lagi sa inyo, no, sa mga walang sawang ninyong pagsuporta sa mga video vlog namin. Sigurado may iwan ko na naman si Missy, syempre. Yung mga bata, may iwan din. Mamimiss ko rin sila. Mamimiss ko si Mrs. Pati yung pinagtanong, bata ka muna. Ako may ikakat ko yun, ikakat ko. Gusto ko lang magpatawa mga kaibigan. At least kahit pa paano naman, yun lang talaga ang ating buhay. Ngayon, since dito tayo sa truck, ikutan ko lang itong truck natin kasi bobtail tayo, papunta tayo dun sa Ocean Trailer Winnipeg kung saan dun natin kukunin yung ating ating trailer. I-pick up tayo ng load dyan sa may Winkler. Samahan nyo ako, isang ikot lang, sakyat tayo, tapos balik na tayo sa kasada. Tara. Yun. Isang ikot kay Cordapia kasi galing tayo ng day off. Yeah, ikuta lang natin. Yeah. Ayan. Ayan. Ikut natin yung ating license plate. Properly affects ilaw, nagana, gulong at saka yung lug nuts inner wheel seal. Oh, walang hindi ordinaryong makikita dyan, lahat ay perfecto. Marunong rin isip Cordapia mga kaibigan, magpapahugas ako pagka adan ako sa pahugasan. Gulong natin sa drive.
Yun. Maganda nga. Pwede siya sa ninis. Kondisyon na kondisyon. Sa likod. Pwede na rin natin yung sa taas ng truck. Baba. License plate. Yan. At dito sa side na to, driver side, ang kanyang lug nuts, tires, yan. At sila condition, yan, madumi lang talaga sa Itapia. Ayan guys, na-check na natin lahat at lalarga na tayo. Patuloy na natin itong huling biyahe natin. Yan, tara. Yep. Ah. Hi guys, na hindi ko nakakuha na kagani na yung mga ibang mga yugto, no? Yung huli natin, yung nandun tayo sa Dirt Yard. But anyway mga kaibigan, ang current location na natin is andito na tayo ngayon sa Emerson, Timin. Dito tayo ngayon na tatawid sa Emerson. Dito ako sa government scale. Ayan guys. Oh. Nagpa-timbang ako. Kung nakikita nyo yung timbang ko, yung nasa left side, which is ito. Ito is kilogram ito. Ito kilogram ito. Ito. Tapos kinonvert ko siya sa pounds, itinimes ko yung 2.2. Ito yung drive. I mean steer. Tapos yung drive ko ito, 13,060. Ang total niya is 28,000 sa pounds. And then yung trailer natin is 16,770. Ang total niya is 36,900. And guys, sobra ako ng more than 2,900, kulang 3,000 yung sobra ko. Kasi alanganin na ako kanila, hindi na ako nakapagpatimbang doon sa may yung pwedeng magbayad ka ng timbang mo. Kasi nagmamadali na ako. Salamat na nga lang ako dito dahil nakasarado yung timbangan dito sa Emerson. Pero huwag nyong gagawin yung guys, no? Kasi mahirap makipagsapalaran. Minsan nangyayari kasi sa akin, nagiging baka ganon, mga ganon, baka hindi bukas, baka pwede ako doon para makasave man lang pera sa pagpapatimbang minsan kasi, no? May bayad kasi yun. But anyway, isang gusto kong share sa inyo, hanggat maaari, huwag kayong papakumpiyansa. Kung may pagkakataon magpatimbang na kayo. Katulad niyan, kung inignore ko lang yan, no? Inabayaan ko lang, hinayaan ko lang, paano kung bukas ito? So ang nangyari ngayon sa akin, pagmumulta ako niyan. Kulang 400 yata yan ang multa niyan. Kasi based from my experience guys, kasi ako namulta na rin ako ng mga ganyang bagay. Kaya may masasabi na ako, may kikwento na ako kasi na-experience ko na rin. Pero doon pa rin yung attitude natin, kaya naman kahit ganun ako, ayoko rin namang gayahin ng mga ibang mga taga-suporta natin. At least ang ipinapakita ko rito, gusto ko yung mas maganda para sa ating lahat or para sa inyong lahat. Yun. Ayan, bali kinumpyut ko, so 2,900 divided by 400 pounds sa US. So pumapalo siya ng mga 7.5 na butas ang i-adjust ko. Samahan nyo ako, papakita ko sa inyo. Tapos i-scale ulit natin pagkatapos. Yeah. Kunin ko pala yung marker ko para mamarkahan natin ng mas maganda. Yun. Yung paglilipatan natin. Ayun mga kaibigan, ito tayo dun sa trailer natin dahil sobra.
Ayan, kung nakikita nyo yan. Oo. Dito talaga tayo sa skill. Di ako nagbibiro sa inyo. At ayun ang opisina, driver's door. Alright, then since sobra tayo, ang mangyayari, adjust ko tong axle ng ating trailer all the way to this area here. Sabi natin yung mga pito, hindi naman all the way to the back. Kaya magbibilang tayo ng ano, ng butas. Nakasagad siya, oh. Tatlo na lang yung natitirang butas eh. Wala dito. 1, 2, 3, yan, no? So, mula dito, yan, itong ano natin, pin natin, dadaling ko hanggang doon, sa baba, ay likod. So, magbibilang ko ng 7 butas. Okay, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilagay ko na dito sa pangwalo. Adjust natin, dito natin ilalagay. Diyan natin ilalagay yung ating pin. Ang pin natin is andito. Itapat ko. Hindi ako magkamali. Yan. And then, ito. Yung pinaka ano niya. Ilagay natin. Yun. Ngayon lumubog na. So gagawin ko lang, abante lang ako. Hanggang dun sa butas. Tapos pagkatapos niyan, ipintot ko ulit yan. Ay mga kaibigan, so bali traktor lang yung magmumove, hihilahin lang niya yung trailer natin, tapos naka-brake lang yung trailer axle upang sa ganoon may move natin yun. At saka yan, magkano lang din naman to mga kaibigan, bumili na kayo kasi kailangan nyo rin to. Mahirap yung nasan na ako? Nalilito tayo. Abala. Okay. Yan. Yan, so yan mga kaibigan. Ang aking traktor lang. Yan, ang aking ipo-push. Trailer, nakaangat lang. Tapos drive. Mantayin natin doon sa ano. Ano yung kanyang pin, kailangan ko pa talagang martilyuhin yan. Sana mag okay na siya, ma-move na natin yung pin. Nanda ko pa nga yung kanyang airlines eh, para sigurado yan. Woohoo! Abala, ano tayo magagawa. Yan, so ito lang. Ating tractor lang. Post drive. Yes. Ganda natin ipo. Ayun mga kaibigan, nabot ako ng mga ilang minuto. Alright, saan pa tayo? Ayun, let's get pa paano limit na natin. Okay. Huh? Okay, so nandito pa yung isang butas. Nandyan yung marka natin. Move ko pa na yung ano, isa pa. Tama-tama na. Lubog ko na to. Yun. Para yung pin niya naka ano na yan, naka abang na yan. Tama-tama. Bunda ano, bantay lang natin. Ayan, pasok na yan doon. Yun. Martilyo ko pa. Well, ayan talaga ang trabaho
Wala namang madali. Alright. Tapos doon, balik tayo sa timbangan. Okay. Hop. Ayan guys, nandito na ulit tayo sa harapan ng ano, timbangan. Ayan. At titignan natin kung wala yung timbang na natin ngayon. Yan. So, unahin natin timbangin yung yan. Ano sabi doon? Sulat natin. Ito na lang. O tayong panibago sulatan. Styraxel. 5,000. Times 2.2. Sunod. Ayan, tapat sa ano, timbangan yung ating axle. Wala niyan, ha? 14,570. Okay, so drive 14,570 times 2.2. Tapos yung TL, okay. Timbang ng trailer natin 15,280. Yan. So 15,280 times 2.2. Walls. Pagka sobra pa rin, mag-move pa rin tayo. Yan, so ano yan? 5,000 times 2.2 walls 11,000. Dapat sa US 12. Ayan, below naman tayo. Okay, so yung drive 14,570 times 2.2 equals 32,054. Ayan. And then nauli yung ating ano, trailer 15,280 times 2.2 equals 33,616, which is below sa 34. Kaya okay na tayo mga kaibigan. So pag-addin natin itong total natin sa pounds. So steer 11,000 plus drive 32,054 plus 33,616 sa trailer equals 76,720 lang yung ating gross combination ng ating tractor at saka trailer mga kaibigan. So bali legal weight naman tayo, pero tulad niya ng sinasabi ko sa inyo, legal ka man ang timbang mo, sa US kasi 80, no? 80 eh, yung total nyo 76 lang yun eh. Pero ang kung ang per axle mo naman is hindi siya legal. Kasi sa steer axle, dapat 12 ka lang dyan. Kapag nasa US ka. Kapag nasa Canada ka naman, nasa 6 lang, kg. Okay. So, ang susunod, yung drive natin sa US is 34,000. Ang allowable sa drive.
sa ating drive sa Canada is 17,000, medyo mas mataas sila. KG naman yon. KG kasi sa Canada, tapos sa US is pounds. Then yung trailer natin, the same din, 34,000 pag sa US ka. Sa Canada, 17,000. Ayun mga kaibigan, sana nakapulot kayo, no? Nang munting tips at idea na naman itong binahagi ko sa inyo. Number one, wag yung gagayahin. Kasi minsan, meron na rin akong unpleasant attitude. Well, sabi nga nila, kapag ka ginawa mo ang isang bagay at alam mong may katumbas na kapahamakan yan, ay dapat handa ka. Kaya kung ito bukas ang skill dito, duman ako, patapos ako. Ayun lang yun mga kaibigan. But anyway, thank you. Maraming salamat ulit sa inyong walang sawang pag-support na sa mga video vlog nila kay. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Bye! Lakay Pinoy Tracker.